Ito po ay lagi nating ginugunita tuwing panahon ng Pebrero. Para po sa kaunting kaalaman, the Philippine Dental Health Month is observed in February. This annual observance started in 1951 as National Dental Health Week, but in February 2024, it was expanded into a month-long celebration pursuant to the Presidential Proclamation No. 559 signed by then-President Gloria Macapagal Arroyo, led by the Philippine Dental Association. The observance aims to strengthen public awareness in the importance of the good oral health. It encourages dentists, students, relevant government agencies, and professional organizations to reach out to more people with no access to dental services, especially those who are in countryside. This year's celebration, naming our 17th National Dental Health Month, celebration is Paigtingin Oral Health for Juana at Juan sa panahon ng pandemya, brush at floss contra tooth loss. Despite the fact that it's almost entirely preventable, tooth decay is the most common chronic disease in children. With this problem, we, the dental health section of Pasig City, push for the establishment of a dental home or early dental care for infants as early as 6 months of age, where mothers are empowered to bring their kids to health centers for dental risk assessments. Education, diet counseling, toothbrushing, supervision, and fluoride varnish application. Diet counseling. And we aim to promote public awareness about the importance of oral health. Thus, everyone is encouraged to give their share in the propagation of oral health consciousness within the month through the various program of activities lined for our constituents from womb to tomb, from pregnancy for seniors alike program for the whole year. Because developing good oral habits at an early age and scheduling regular dental visits helps children to get a good start of a lifetime of a healthy teeth and gums. A healthy body starts with a healthy mouth, and a better life starts with a beautiful smile. Kaya't ating pakatandaan, ang malulusog na ngipin at magagandang ngiti ay ating kayamanan. Kaya't ito'y ating pagkaingatan at alagaan para sa ating di kukupas magpakailanman. Okay, at sa punto pong ito, itutuloy po natin ang ating programa sapagkat ipipresent po natin ang mga nagwagi para po mayor sa lahat ng barangay. Despite po na nagkakaroon tayo ng pandemyang ito, itinuloy po namin ito para po magkaroon tayo ng dental A1 patient. Na noon pong mga nakalipas na panahon, dental A1 child po tayo. Komot ngayon naman po ay hindi po pwede magsilaba sa mga kabataan, mga chikiting, mga daycare, doon po tayo before. Ngayon po ang binigyan po namin ng dental A1 patient na nagsisimula sa edad na 10 taon hanggang 19 years old. So ngayon po ating simulan para po sa Barangay Bagong Ilog, pakitaas lamang po ang inyong mga pasyenteng nagwagi, walang iba kundi si Daniel N. M. Torres, Bagong Ilog Health Center. Bigyan po natin masigabong palakpakan. Iyan at Trexie Baina, Bagong Katipunan Health Center. Okay, yan po ay pinangunahan ni Doktora Prias ng Bagong Ilog. Next, we have Nel Angelo M. Cahilo, Bangbang Health Center. Pinangunahan po ni Dr. Benhur Hernandez. Sumunod po si Samantha Cruz ng Buting Health Center. Buting Health Center po na pinangunahan ni Dr. Ramkaspak. Clara Maria Amaranta Torres ng Kanyuga ni Dr. Abalyes. Maria B. Garcia de la Paz na pinangunahan ni Dr. Mallorca. Angel Nicole De Castro, pinangunahan ni Dr. Aguila ng Doña Betang. Justin Zach De Castro ng E. Santos at iso Dr. Lapit. Mark Philip Roldan ng Ismar Health Center, si Dr. Fernando po. Rian C. Agat ng Kalawaan, si Dr. Madridejos. At susunod po si Luis Gabriel A. Flores ng Kapasigan, ni Dr. Habana. Kapasigan, where are you? Okay, there you go. Next is Jasper Liagas ng Capitolio Health Center, ni Dr. Concepcion. Isusunod po natin si Camille Mayrucha ng Karangalan Health Center, Dr. Sasoy. Lorraine Del Vicente, Karangalan
Dr. Aguila again po. At isusano Dr. Gonzales. And next po is Lorraine Vicente. Karangalan nga po. And then Jolene Apple Kapug ng Malinaw Health Center for Dr. Villanueva. CJ Sestina Aquino, Manggahan Super Health Center. Next is Joan Jacob Hidalgo na Maybunga Health Center, Dr. Pinky. Next is Zimri A.F. Dihizon ng Napigo ni Dr. Corpus. Next, Christian Angelo M. Lomboy ng Orambo ni Dr. Magpali. Next is Kitlin A. Abosa ng Palatio ni Dr. Ating. Next is Alia Zeza Ferrer ng Pinagbuhatan Health Center. Next is Jade Ann Quiñones, Pinagbuhatan PC. And next is Jade Ann Quiroa Uriel Santos, Rosario Super Health Center ni Dr. Bandairel. Next is Aira Nicole Pagogayong Sagad ni Dr. Garen. Where is Sagad? There you go. Wincy Espelarga ng San Antonio Health Center, again for Dr. Magpali. Christine Caudila ng San Jose for Dr. Magpali. Next is Anya Gabriel A. Fabro ng San Joaquin Super Health Center. Next is James Harry Sunga ni Dr. Aholong. Next is Francine Concepcion ng San Nicolas. Next is RJ Magparok ng Santolan Super Health Center for Dr. Narion. Next is Princess Diana Iragsa ng Santa Cruz. There you go. Next is Chloe Yuki Celones ng Santa Lucia. Santa Lucia, where are you? There you go. Thank you for Dr. Malu. Jericho B. Esguera of Santo Tomas for Dr. Alba. Enosh Tesalona for Sumilang Super Health Center for Dr. Cuevas. And last but not the least is Sander C. Salvador para po sa Ugong Health Center. Okay po, yan po ang ating mga nagwagi para po sa mga A1 patient po sa panahon ng pandemya ng 2020-2021 po. Sa punto pong ito, Mayor, nagpapasalamat po kami sa pagbibigay po ng pagkakataon sa amin lahat ng dentista, sa pagbibigay ng pag-asa na kami po ay pinagbigyan ninyong tumaas ng pwesto at magkaroon po kami ng panibagong pag-asa para sa susunod na panahon. Maraming salamat po for the permanency and of course, a promotion. Thank you so much, Mayor Vic. Bigyan po natin ang isang masikapong palakpakan ng ating mahal na Mayor, Mayor Vico Sotto. Sa punto pong ito, kami po hindi tayo matatapos sa araw na ito, sa umagang ito, kung hindi po natin mapapakinggan ang boses ng ating mahal na mayor. Ako po ang inyong lingkod, Dr. Jonah Joy Cruz Panopio, nagpapasalamat po sa isang umagang ito. At ngayon po ang ating pag-asa ng Pasig, none other than Mayor Vico Sotto. Maraming salamat, Dr. Jonah Joy, sa ating mga dentista, sa iba pang staff ng City Health Department at Dental Division na nandito po ngayon. O ano ba nangyayari dito? Ayan. Congratulations! Muna sa lahat, congratulations po sa mga bagong na permanent, sa mga bagong na promote. Palakpakan po ninyo mga sarili ninyo. Siyempre, nagpapasalamat din tayo sa ating HR department, sina Ma'am LB, sila yung nagtrabaho para talagang ayusin, pati sa personnel selection board natin. Alam niyo, sa personnel selection board natin, hindi ko na talaga kayo na-interview ng husto, dahil ang dami po natin na nakasalang. Kaya mabilisan na lang po yung nangyari. But gaya po ng sinasabi ko sa inyo, kahit bago pa tayo nagsimula noong 2019, ang pangarap natin para sa lungsod ng Pasig, specifically para sa lokal na pamahalaan natin, ay tungo tayo sa merit-based na birokrasya na walang palakasan, base sa kwalifikasyon, base sa ating qualification standards. Doon po tayo bumabase sa mga promotions natin, sa hiring natin, at sa pagpapermanent natin. Siyempre, hindi tayo perfecto.
yung mga sinusubukan natin gawing reforma, yung mga binabago natin, siyempre nakaugat na yan, hindi lang naman dito sa Pasig, kundi sa buong bansa natin, ano, sa buong bansa natin. Pero pilit nating pinapakilala yung mga reforma natin, pati sa ating human resources o HR, sa ating bureaucracy. Ika nga, dahil ito po ay may kinabang naman dito, hindi lang tayo, hindi lang ang mayor, hindi lang ang dentista, hindi lang ang mga napapermanent natin, hindi lang yung mga napapromote natin. Ang makikinabang po dito ang taong bayan. Kaya pilit nating pinapakilala at pinaiigting pa ang mga reforma natin sa human resources natin para maging merit-based tayo, para mas maging professional. At syempre, ang isa rin sa layunin natin ay tungo tayo sa universal healthcare. Hindi naman po pwede makalimutan ang dental health. No, sa universal healthcare, ang pinaka-importante sa lahat yung primary or preventive healthcare. At isa sa importanteng bahagi nito ang ating dental at oral health. Kaya kinukongratulate ko din po kayo na kahit na nasa gitna tayo ng pandemya, ay hindi po nating nakaligtaan ang ating mga programa sa dental health. May mga hindi tayo magawa katulad ng pagbibigay ng pustiso sa ating mga senior citizens. Medyo naka-hold po muna. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo at yung ating programa sa ating dental health. At patunay na po dyan yung mga hawak-hawak po ninyong mga larawan. Bagamat hindi po natin sila maimbitahan dito dahil sa social distancing at sa mga health protocols natin, ayaw din nating masyadong marami na ang pumunta sa City Hall sa panahon ngayon. Nagbabawas tayo ng tao dito. Pero natutuwa po ako. Ngayon lang ako nakita ng awarding. No? Hinahawakan na lang yung larawan ng ating mga awardees. Hindi naman po mukhang wanted picture kasi nakangiti naman po silang lahat. Ano? At again, congratulations at maraming salamat. Salamat po sa inyong lahat. Adjourn na po tayo. Salamat po. Sir, photo walk lang. Kunti lang. Huwag po kayong aalis sa inyong mga lugar. Ililing lang po natin na photo op lang po tayo. Tayo lang po tayo lahat dito, sir. Kailangan gawin. Actually, yung kaso natin, parang nagpa-plateau talaga eh, no? Yes. Hindi naman siya ganun, pero hindi rin siya bumababa ng uso. So, kailangan pa rin talaga maalala sa mga tao yung social distancing. Minsan nakakalimutan, ano? Lalo na pag na-excite tayo, may lakad, ganyan, minsan nakakalimutan talaga natin. So, kailangan mag-double time tayo. Magpusa na rin tayo, no? Bilang mga mamamayan, tulungan natin ang pamahalan at nakita natin, ano, paalala natin sa mga kapwa. March 1 po, ipapayagan na ng ilang LGUs na magbukas ang
masinuman. Ganun pa rin po ba yung stand nyo na hindi nyo ito gagawin dito sa Pasig? Kinakausap natin ng mga cinema owners at mukhang pumapayag naman sila. Supporta naman tayo sa opening ng economy kasi kailangan talaga magbukas ng ekonomiya at marami talagang nagugutom. Pero yung cinema parang high risk masyado. So tingnan talaga natin. Maging cautious tayo sa pagbubukas ng ekonomiya. Anyway, ang tagal na natin, isang taon na tayo dito eh. Huwag tayo magmadali dun sa huling buwan. Again, we're very supportive. At yung mga ibang industry, magbukas sila dahan-dahan. Pero yung keyword dito, dahan-dahan. Kailangan pa rin mag-ingat. You know, kung lahat po tayo talaga strictly sumusunod sa mga health protocols, totoo, kahit ano, kahit saan, pwede na tayo pumunta. Pero kailangan talagang strictly sumunod po tayo sa mga health protocols. Thank you, ma'am. Sige, maraming salamat po. Thank you. Pasig News Update.